Magandang umaga po, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Andito naman po ang inyong sis Rita at sa gabing ito tayo po ay mag-share lamang po ng mga ilang verse para sa ating gabay, para sa tayong maging inspirasyon natin sa pang-araw-araw natin. Purihin ang Diyos dahil napakabuti niya sa maghapong ito, hindi po natapos ang araw na ito na hindi po tayo nakapaghayag ng mga salita ng Diyos. Kahit na nung mga umaga is hindi po masyadong maganda yung pakaramdam ko, ngunit palagi po nating nine-declare na talagang maging good health po tayo lagi. Yan, praise God. At yun na nga, granted prayers na nga mga kapatid, dahil po medyo okay na po yung pakiramdam ko at nawala na po yung ubot sipon ko. Praise God. Thank you Lord, kay buti mo. O Panginoong Diyos, napakabuti ng Diyos sa ating buhay kapag dinideclare natin na talagang mabuti ang Diyos at talagang nagpapagaling siya ng mga sakit, mga kapatid. Amen. Yan. Lagi po nating tandaan tayong mga believers. Ide-declare natin sa ating buhay, sa ating bibig, yan, sa ating pagsasalita na talagang pinagaling na ako ng Diyos. At huwag po tayong kumilos ng opposite doon. Kapag alam natin pinagaling na tayo, kumilos na tayo, huwag po natin hayaang lapat lagi ang ating mga katawan sa ating higaan, dahil doon po tayo lalong magkakasakit. Kaya kapag medyo maganda na yung pakiramdam natin, taara na, maghayag na tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, atin pong ipanalangin ang mga verse sa gabing ito, mga kapatid. Yes, tayo po ay yumuko muna upang bigyan natin ng respeto ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay banal. Hindi po siya kagaya ng mga comics lamang. Ito po ay banal, mga kapatid. Kaya bago po tayo mag-start, hingin po natin ang kanyang presensya. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na ako po'y narito muli, Lord, na binigyan mo ng chance para po maihayag ang iyong mabuting balita para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-grant ng mga prayers namin, Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Kagalingan ng mga may sakit. Hallelujah, napakadaming may ubos sipon sa aming lugar, hallelujah, at sa buong mundo, Lord, hallelujah, Jesus, saan mang sulok ng bansa ngayong gabi, Panginoon, yes, O God, ano man ang kanilang naramdaman, Lord, yes, O God, hipuin mo nawa sila, Lord, upang sila po ay kumaling, kagaya ko, Panginoon, maraming salamat, Lord, nananalig kami, Lord, ng nagtitiwala ng tapat ay iyong tinutugon. Maraming salamat, Panginoon, ng mga verse na ito, nawabasbasan mo ito, Lord, at ikaw ang makita na magsalita para sa lahat, Panginoon, at hindi ako, Lord. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ang salita mo ay mahihiyag ng katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, binabalik ko sa iyo, Lord, na pinakamataas ang mga bagay na ito na walang kabantay, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Umbisahan po natin dito, mga kapatid. Makikita natin, buksan natin ang ating mga Biblia or mga apps sa ating mga cellphone upang ating sundan ang mga verse na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Sabi po dito, ito po yung dapat sa atin kapag tayo po ay nag-aalinlangan. Minsan sa ating buhay, marami sa atin na nag-aalinlangan. Kaya napakagandang verse na ito upang ating pagsaluhan. Dito po sa Marcos 9, verse 23, sinabi po dito, sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Praise God. Ayan, malinaw mga kapatid. Kapag tayo nagda-doubt, may mga tukso sa paligid natin na anong magagawa niyan. Yan na ba malinaw na sinabi ng Diyos dito sa Marcos 9 verse 23 na sinabi niya, lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. So, hindi po natin sasabing, Lord, baka may magawa ka. Hindi po ganun ang panalangin natin, mga kapatid. Talagang ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. Dahil siya po ang Diyos, siya po ang naglikha sa atin. Atin pong aralin sa ating, tanggapin sa ating sarili na ang Diyos kapag nagsalita yan ay totoo at tapat siya. Hindi po siya nagsisinungaling. Kung sinabi niya, pagagalingin kita, pagagalingin ka niya. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa kanya. Praise God. Ayan mga kapatid, napakagandang ating pagnilay-nilayan sa mga
panahon na ngayon na ang dami nating naranasan ng mga pagsubok, maraming gera, gera sa Israel. So patuloy nating ipanalangin na ang kabutihan ng Diyos, ang kapayapaan ang maghari sa mundo at hindi ang mga kalaban. Praise God, dahil po kahit kailan hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. So kahit anong mangyari, ang kabutihan pa rin ng Diyos ang mangingibabaw. Ano man ang mangyari sa ating mundo, ano man ang mangyari sa ating buhay, kapag tayo na tapat sa Panginoong Diyos, tayo rin po ay makakakita sa ating Panginoon. Amen? Yan. At dito po, dito rin po sa Awit 11:7, buksan po natin, sinabi po rin niya dito, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad nila'y pilak na lantay, tinunaw sa hornong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Amen. Ayan, napakagandang pakinggan mga kapatid. Talagang kapag ikay na nanampalataya sa Diyos, magkakaroon ka ng manifestation dito. Kapag alam mong may Diyos ka, nagtitiwala ako sa iyo, Lord, lahat ng bagay ay kaya mong gawin, Lord. So, wala imposible kapag tayo po ay tapat sa Kanya. At gumagawa rin po tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi po yan magmanifest sa atin mga kapatid kapag taliwas po ang ating ginagawa. Kaya napakagandang makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos kapag tayo nagbasa, nananalangin, nakipag-fellowship sa iba or na gumagawa tayo ayon sa kalooban ng Diyos kagaya ng pagsunod sa Kanya. Ano man ang mga gusto niyang ipagawa sa atin, dapat nating sundin mga kapatid. Hindi po tayo maging bingi-bingihan lamang sa mga bagay na kaya naman natin gawin. Yung mga kaya natin gawin, hindi na natin po dapat isalang-alang sa ating sa ibang tao. Kung kaya naman natin gawin, halimbawa kapag kaya nating tumulong, kaya nating mag-encourage sa iba, ayan. So kailangan gawin na natin upang tayo po ay kalugdan ng Diyos. Amen. Dahil sinabi po niya, ang salita niya ay maaasahan. At katulad ng pilak, lantay ito, tinunaw sa hornong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Amen. Yan po ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang basta yan pangako. Totoo po talaga yan. Magmanifest sa ating buhay. At maraming beses na rin po yan nangyari sa akin. Napakadaming pagsubok sa aking buhay ng week na to, last week. Yan, but praise God, sa kabutihan ng Diyos, sa patuloy nating pananalangin, pananampalataya sa Kanya, talagang nangingibabaw ang kabutihan niya, na nag-grant lahat yung mga prayers natin na akala ng iba, imposible, pero para sa Diyos, talagang posible mangyari dahil nananalig po tayo mga kapatid. Ayan, praise God. At dito po sa Hebrews 10 verse 23, atin po makikita dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa, praise God, at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. To God be the glory. Totoo po yan, maaasahan kapatid ang nangako sa atin. Hindi po siya basta tao. Siya po ang may likha sa atin. Siya po may-ari ng ating buhay. Siya ang gumagawa ng buhay. Siya rin ang nagbabawi sa ating buhay. Kaya lagi po natin panghawakan ang kanyang mga salita. Dahil po totoong totoo talaga kapatid. Kapag tayo po ay sumasampalatay sa kanya. At kapag tayo sumasampalatay sa kanya, lahat po ng mga na nasa verse, nasa Bible na ating mababasa ay totoo po at nagmamanifest ito. At dito rin po sa 2 Samuel 22 verse 31, sinabi po dito, ang Diyos ang ating sandigan. Praise God. Ayan, isa na po ako doon na talagang ang sinasandalan ko lang ay ang Diyos. Dahil po ako'y namuhay na po na malayo sa aking pamilya, talagang ang Diyos lang po ang aking kinakapitan. Praise God. Niminsan, hindi po ako nakaranas ng kalungkutan na malayo ako sa pamilya ko, na wala akong kasama. Hindi ko po yan naramdaman, kapatid. Bagkus ay kakaiba. Kagalakan ang lagi kong naramdaman. Kahit po ako nag-iisa, ngunit alam ko, nandito si Lord sa aking buhay. Andito siya. Sinasamahan niya ako sa lahat ng oras. Kapag ako'y nakaramdam ng sakit, ng karamdaman, Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Nandito ka lagi. Kaya, lagi ko yung kiniklaim na hindi po ako nag-iisa. Dahil tayong lahat,
kasama natin ang Lord sa ating buhay. Kasi dito siya sa ating puso. Kapag lagi nating iniisip, andi dito ang Diyos sa ating puso. Dahil sa Holy Spirit na kanyang pinagkaloob sa ating lahat, praise God. Sinabi po niya dito, mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Amen. Pangako ni Yahweh ay sadyang maaasahan. Praise God. Sa pagpapakupkup, sa nagpapakupkup, siya ay kalasag. Ayan, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, siya po yung aking kalasag. Kaya anumang mga trials, anuman mga sakit na yan, mga ubot sipon, maliit lang yan. Napaka, ano lang yan, nasa under the, ano lang yan, sa paanan lang natin, kayang-kaya natin yung apakan. Kapag tayo po ay matibay ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, napakagandang magbasa ng Biblia. Dahil dyan po natin malalaman kung ano po ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung tayo po ba'y maging matatag. Kapag tayo maging matatag, lagi po nating inaasahan ang salita ng Diyos. Kapag naman tayo'y malayo sa ating Panginoong Diyos, dyan po tayo humihina. Kaya mga kapatid, bakit hayaan natin hihina tayo kung alam naman natin na pwede tayong palakasin ng Diyos? Lagi po tayong magbasa ng salita niya at ihayag ang salita niya at ipamuhay natin ito sa araw-araw. Hindi po natin siya basahin at ipalabas sa ating tainga, bagkos atin pong ipamuhay mga kapatid. Ang ating nababasa ay katotohanan at dapat natin yan i-apply sa ating sariling buhay. Kapag tayo magtiwala sa Diyos, lahat ng mga pagsubok huwag nating katakutan, dahil anumang mangyari, buhay man tayo o mamatay man tayo, kung tayo may Diyos, sa Kanya po tayo pupunta, hindi po tayo mapunta sa iba. Kumbaga, kay Lord lang po tayo mga kapatid, hindi po tayo aagawin ng kaaway. Kapag sa umpisa pa lang, dito pa lang sa lupa, ay alam na natin na ang ating pinaglingkuran ay buhay na Diyos. At tayo po ay lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Yung puso natin, yung isip natin ay magkapareha palagi kapatid. Pati pagkilos natin sa pang-araw-araw na buhay, yan po ang lagi nating iisipin. Kapag tayo kumilos ayon sa kalooban ng Diyos, wala pong dapat ikatakot mga kapatid. Anumang mga pagsubok, anumang mangyari sa mga kapaligiran natin, ipapasa Diyos natin. At tayo po ay manalangin. Kapag may mga sakuna, may mga trials, lagi po nating dalhin ang ating pamilya na tayo po ay manalangin. Walang imposible sa Diyos mga kapatid, dahil napatunayan ko na yan sa aking sarili. Ilang taon na akong namuhay na akong mag-isa, pero hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Bagkos ay, lagi po niya akong iniingatan. To God be the glory. Yan ang mga kapatid. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Nawa ang mga salitang ito na pinangako na sa ating Diyos ay sa inyong mga buhay, mga kapatid, ay magrema din ito, magmanifest. Lagi nating tandaan ang patuloy na pananalangin, pakikinig, pagbabasa ng Biblia, at paglakad ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng katatagan, kapayapaan, at kagalakan. Amen. Ano man ang ating maranasan, hindi po yan basta-basta maka-apekto sa atin. Praise God. Kaya purihin ang Diyos dahil napakabuti niya sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Nawa ang salita ng Diyos ay magmanifest din sa inyong mga pang-araw-araw na gawain, mga buhay nyo, at anuman ang mga trials na inyong naranasan ngayon, itaas natin sa Diyos mga kapatid. Dahil tayo, wala po tayong power, na kay Lord lahat ang power. Anuman ang hindi natin kayang gawin, lahat po yan ay pagkaloob natin sa Diyos. Itataas natin sa Kanya. Yun lang po ay nakakabuti. Hindi po natin kayang pwedeng itaas yung mga nakakasama sa kapwa natin. Kailangan purong kabutihin lang po ang ating hingin para sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan, sa ating kababayan, sa ating mga mundo. Sa ating mundo ngayon na napakadami na nangyari kapatid. Kaya bago tayo magtapos, tayo po'y manalangin. Yes Lord, hallelujah, salamat Panginoon sa gabing ito Lord. Na ako ay binigyan mo ng privilege Lord upang magsalita muli Panginoon. Binigyan mo ako ng boses Panginoon. Inalis mo ang aking ubo Lord at sipon Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo
Panginoon. Yes, O God, hallelujah. Datnan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, Panginoon. Sino man sa kanila ngayon, Lord, na nakikinig, Panginoon, sa iyong mensahe, Lord, nawa, Panginoon, mag-manifest ang lahat ng mga salita mo sa buhay nila, Lord. Maraming salamat, Lord. Ano man ang mga naranasan ng aming kapatiran noon, kapighatian, Lord. Yes, O God, hallelujah, kahinaan, Lord. Hallelujah, Jesus, tinataas ko sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mag-touch sa kanila, Lord. Revive their souls, Panginoon, na ang Diyos, ikaw lamang ang Diyos na buhay na laging nagbibigay ng lakas sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko sa iyo, Lord, ang lahat ng pinakamataas na papuri, Panginoon, sa ngalan mo, O Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise God. God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat.